Sinabihan po ni Senadora Laila de Lima na nagkarelasyon sila ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umunoy kalakala ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawa na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umunoy kalakala ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawa na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. The question that arises in the minds of everybody is, why did she fall for a driver bodyguard? Frailties of a woman. How long did the affair last? A few years. We became so close. That's it, because I trusted him. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging at saba. Malala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary Delima? Hindi ko lang sure, sir, kung love or babes. Makikipaghiwalay po kayo kay Sir Ronnie kung halimbawa may ebidensya. At talaga? Armado ng search warrant, pinasok ng SWAT at mga tauhan ng Pangasinan Provincial Police ang ilang property umano ni Ronnie Dayan sa Orbistondo, Pangasinan. Isang Armalite, isang AK-47, dalawang .45 at isang 9mm ang baril daw na hawak ni Dayan na expired na mga papeles. Ang laman ng search warrant mula sa San Carlos RTC Branch 56. Ang PNP po, talagang pinapatupad po natin ang batas, lalong-lalo na ito pong meron pong search warrant na inisyo po ng isang korte po dito po sa Pangasinan. Si Dayan ang dating driver bodyguard ni Senadora Laila de Lima noong Justice Secretary pa ito. Sa mga pagdinig ng kamera kaugnay sa Bilibid drug trade, ilang beses lumutang ang pangalan ni Dayan na bagman daw at nakarelasyon umano ni de Lima. Unang tinarget ang telegoryang White House ni Dayan. Makikita sa loob ng bahay ang flat screen TV, sound system, king size bed, aircon at naglalaki ang cabinet. Sa likuran ng bahay, may mga bahay ng panabong ng manok at ilang baka. Pinasok nilang sa pang bahay, hinalugog ang lahat ng sulok. Dito, may karikature ni Dayan at naka-plastic na campaign t-shirt ni Senator Laila de Lima na nakasilid sa isa sa mga cabinet. Kaya, mga ganyan, media talaga. Naging mailap si Norlin Dayan, asawa ni Ronnie Dayan, nang una naming subukang kausapin. Pero nang lumaon, ay pumayag na rin siyang magsalita sa harap ng kamera sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang mukha para na rin daw sa kanyang seguridad. Aminadong asawa ni Dayan, labis nang naapektuhan ang kanyang pamilya sa ginagawang paghahanap rito matapos itong iugnay ng ilang testigo at inmates sa ilegal na droga sa loob ng NBP. Mamaya, malalaman namin matay na pala siya. Oh. Kung may ilegal siya na droga, sana yung anak ko hindi naman didiit sa labas. Hinahanap na raw ng kanilang anak ang kanilang ama na nitong July pa huling nakausap. Inamin din ni Norlin na apektado na sila nang napapabalitang relasyon umano ni Dayan at ni Delima. Nasasaktan siyempre, sir. Ano sabi ni Sir Ronnie nung sinabi niya? Sabi niya, maniwala ka dyan sa mga ano na yan. Pag ako talaga may probe, talagang gagawa ako ng ano. Makikipaghiwalay po kayo kay Sir Ronnie kung halimbawa may ebidensya. At talaga. Para matuldukan ang akusasyon sa kanya, mensahe ni Ginang Dayan sa kanyang kabiyak. Lumutang niya sa akin. Ipagtanggol niya yung sarili niya kung ano talaga yung patutuhan. Baka
mamaya merong mga ibang grupos na pwedeng sumausaw sa mga ganitong sitwasyon na kung saan yung panganib ng buhay, ng kanyang buhay ay siyempre sinasaalang-alang natin. Kung wala naman talaga siyang kasalanan, lumabas siya. Nang sa ganun, malaman natin ang katotohanan at malinis niya yung kanyang pangalan. Mula rito sa Pangasinan, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Tayo kay Senior Superintendent Ronald Lee, ang Director ng Pangasinan ng PNP. Director, magandang umaga po. Good morning po. Opo. Anong latest natin kay Dayan? Bakit hindi makita-kita? Nag-grade na ho kayo sa ilang bahay ho dyan. Ano ang balita? Yung po, nag-implement ho tayo ng anim po na search warrant doon ho sa barangay Galarin or Bistondo po. Kasama po doon yung dalawang bahay po ni Ronnie Dayan, yung Orange House at saka yung White House po. Ay, hindi nga. Sa kabila ho ng ganyan, ano hong balita ninyo? Ba't kailang i-raid sila? Para po, mayroon po kasing mga report po na nakarating sa amin na siya po ay nandun lang po doon sa Urbistondo at nagpapalipat-lipat po siya doon sa mga bahay na yun po. Yun po yung natatanggap namin mga report, kaya minarapat po namin na halugugin ho magkanda po ng search doon sa bahay. Opo, hindi ho kayo nagsagawa muna ng surveillance na lang? Mayroon po kaming mga monitoring po doon, pero sinasabi po kasi nila na nandun lang siya sa loob. Kaya lang ho, wala naman po siya para ho talaga mapatunay na wala nga siya doon. Anong balita ho ninyo? Kung wala ho siya doon, anong balita nyo? Patuloy naman po siyang hinahanap. Ang iba pa kasi may amin naman pong nakakarating sa amin mga information din na wala ho siya talaga dito sa probinsya ho ng Pangasinan. Kasi naman ho diyan pa siya magtatago. Alam naman niyang probinsya niya, mauuli ka agad siya. Opo, at saka marami pong nakamonitor po doon. Kahit po yung mga kapitbahay, magkakasismisan po talaga pag nandun siya. Oo. So wala ho kayong balita kung maaring lumabas na ba ng bansa? Wala po kaming balita na siya po ay nakalabas ng bansa. Ang amin pong marami po kaming nakukuha information na nandito lang po siya sa Pilipinas at nandito po siya sa mga Karating probinsya at saka sa iba. Diyan lang po, sa Karating probinsya, yun po yung mga natutuhan namin mga information. Doon sa video po, ang sinasabi sa TV Patrol, yung bahay niya halos wala ng laman? Mayroon po, mayroon pong laman. Nandun po, nakatira po doon yung mga, nandun po yung mga gamit, kagamitan din nila, at nandun po yung pamilya niya, yung legal na asawa po niya, nandun po. Nandun na, okay. Sige po, so anong action ngayon gagawin nyo para makita nyo si Dayan? Ang ginagawa po namin kahit po sa ibang mga location po, sa ibang probinsya po, kami po ay patuloy pa rin naghahanap at nakipag-unayan po kami sa ibang mga ahensya po ng PNP. Okay. Director, magandang umaga po. Maraming salamat. Thank you po. Senior Superintendent Ronald Lee, Director ng Pangasinan PNP. Unang sumalang sa mga testigo ang dating security aide ni Delima na si Jonel Sanchez. Itinanggi niya ang alegasyon bagman siya ni Delima. Pero ang alam lang daw niya, may relasyon si Delima at ang driver nitong si Ronnie Dayan. Kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. Malala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary Delima. Hindi ko lang sure kung love or babes. Hindi man pinayagan ang pagpapalabas ng umano'y sex video ni Delima, binanggit ito sa testimonya ni Sanchez. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacañang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ Delima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan, nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ Delima at Ronnie na may dalawang sex video. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Nang pumasok daw bilang security si Warren Cristobal na taga-MMDA, nagselos daw si Dayan. Kalaunan, tinanggal na raw ni Delima si Dayan at si Cristobal na ang tumayong bodyguard.
Nang minsang nagipit daw si Sanchez at humingi ng tulong kay Delima, di raw siya napagbigyan. Kaya lumapit si Sanchez sa dating governor ng Mindoro. Hindi raw ito nagustuhan ni Delima, kaya siya tinanggal dito at nagbalik siya sa Presidential Security Group sa Palasyo. Humanap din kanina ang bilibid inmate na dating pulis na si Engelberto Durano. Naging malapit daw siya kay Dayan. Nanghiram daw noon sa kanya ng pera si Dayan. Naikwento raw minsan ni Durano kay Dayan ang pagbebenta ng shabu ng kaibigan si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. Ayon pa kay Durano, aabot daw sa mahigit 27 million pesos ang transaksyon ni Dayan at Jaguar na dumaan-anya sa tatlong bank account number sa BDO Bank. Noong November 2014, inutusan daw siya ni Jaguar na magbigay na 1.5 million pesos cash kay Delima na nasa kubol daw noon ng komando sa Bilibid. 500,000 pesos daw ang pinaluwal ni Durano. Ang 1 million naman mula sa isang inmate na si Noel Martinez na nagpapa 5-6 sa loob. Pagpasok ko sa opisina ng BTB 3, ay nakita ko na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary Delima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, "Ma'am, ito na po." Kinuha ito ni Secretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya, ni Secretary Delima, at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTB 3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, "Okay ba, GB?" Matapos basahin ang kanyang testimonya, naiyak si Durano dahil daw sa bugso ng damdamin nang sabihin ng mga nangyayari sa Bilibid. Ang alam naman daw ni Joel Capones, ang kapwa inmate na si JB Sebastian, ang lumilikom ng drug money raw para sa kampanya ni Delima. Si Sebastian daw ang mismo nagsabi nito sa kanya at ipinibida pang malakas siya kay Delima. Ayon naman kay Ronilo Arile, na inmate din sa Bilibid, naging asset daw si Arile sa Oplan Cronus. Sabi ni Arile, nawala ang 65 million pesos in cash ng isang inmate na si Sam Lee Chua. Kasama ito sa halos 300 million pesos na nawala umano matapos ang December 2014 raid sa Bilibid na pinangunahan ni Delima. Sumulat daw si Arile kay